Hello mga Inday, mga Dudong! Good morning, good morning, good morning! So, hello mga Inday, kumusta kayo lahat? Good morning sa inyong lahat. Ngayon is Saturday, hindi tayo nakapasok sa school mga maninay kasi sumakit yung ulo ko kaninang umaga. Papasok sana talaga ako ngayon mga Inday, kaya lang yung ulo natin hindi sumabay sa panahon. Maganda naman sana yung panahon ngayon mga Inday. Sunny days. Sunny days? Ano sa daw? Sunny days? Ayun, tapos kanina mga Inday, sabi ko kay Dudong, pwede ba hindi ako papasok ngayon kasi masakit yung ulo ko. Ang bigat-bigat ng katawan ko mga maninay. So, nag-send ako ng message ng teacher ko. Sabi ko, pwede ba hindi muna ako papasok ngayon? Sabi niya, okay, Eileen, get well soon. So, ayun mga maninay, dito tayo ngayon sa bahay. Ang oras ngayon is, sandali, check muna natin yung oras. 11:11 na mga maninay. Kakaayos ko lang ng ating higaan. Tapos na dito. And then, ginawa ko pa naman yung assignment ko. Uy, sayang yung assignment ko. Gustong-gusto ko talaga ngayon papasok mga Inday. Kasi kahapon, gusto ko yung lesson namin, yung topic namin mga maninay. Nakasabay ako. Kasi, sinong nakaka-relate dyan mga Inday, mga Dudong? Yung parang, matalino ka ngayong araw na to, tapos buong araw matalino ka, may time din na wala ka talagang maintindihan sa klase. Sinong nakakaano niyan? Sinong nakakarinig? Mga Inday, mga Dudong, naisip ko talaga no, bakit kaya nung high school pa ako, yung elementary ako, napakaano ko, hindi ko magets yung mga tinuturo ng ano ko, ng teacher ko. Pero ngayon naman mga maninay, kung i-recall ko, sabi ko ganun pala. Ito pala dapat ang paraan para maging para active tayo sa ating school, alam natin yung mga sinasagot natin, ganyan. So ayun mga maninay, sabi ko ito pala yung ano way para makasagot tayo sa ating mga teacher, yung dati kong ano. Tapos ngayon naman mga maninay, medyo matalino-talino tayo, nakakasabay tayo sa mga lesson sa ating teacher. So mga Inday, mga Dudong, siguro na lang ngayon mga maninay mag-ako ng bahay para nga ngayong umaga sana hindi na tayo lilinis, go to school na tayo agad. Kaya lang na nakalinis na nga tayo, hindi naman tayo nakapasok sa school. So ngayon mga maninay, pagkatapos ko ditong mag-coffee, kasi ano na ngayon, 11:14. Pagkatapos kong mag-coffee ngayon mga maninay, maglalaba na lang tayo. Tapos, nagsabi si Dudong sa akin, baka uwi daw siya ngayong lunch. Or I don't know kung anong oras, basta pupuntahan daw niya ako. Siguro isasabay niya ako para hindi ako maboring dito sa bahay. So yan mga maninay, titimpla muna tayo ng coffee. So mga Inday, mga Dudong, ngayon tapos na tayong magtimpla ng coffee natin. Ito yung breakfast and lunch natin ngayon mga maninay. May brown rice tayo at saka yung ano, leftover ni Dudong na bread with cheese. I don't know kung kakainin ko to ngayon mga maninay. Tapos yung ginawa kong ano, chicken kagabi mga Inday. Ito yung ano natin ngayon, pagkain. Yan. And then siguro pagkatapos nito mga maninay, lalabas tayo or pupunta tayo ng ano, Tokman. I don't know. I'm not sure mga maninay. Pero doon sa labas tingnan nyo. Oh. Kanina maganda yung ano weather. Mamaya-maya kunti. Nag-alburuto na po. So mga Inday. So hello mga maninay. Ayan, tapos na tayong mag-coffee. Ang gagawin na naman natin ngayon mga Inday, mga Dudong, maglilinis naman tayo dito sa ating ano, kainan sa table natin. Kasi hindi ko ito na punasan kagabi mga maninay, kaya ngayon ko na lang ayusin. And then si Dudong din kaninang umaga, I don't know kung anong ginawa niya dito sa lamisa natin. Ang daming mga yung mga maliliit na puti-puti mga maninay, parang tinapay. So ito yung gagawin natin ngayon mga maninay, mag-ayos tayo sa ating kusina. And then kung nakikita niyo yung ring lights natin, kung bakit dyan talaga yan palagi mga maninay, kasi pag nag-e-end ako ng vlog sa gabi, dito yung pwesto ko. Kung nakikita niyo sa mga vlog natin, sa mga previous vlog natin, halos dito tayo sa kusina kasi ito talaga yung favorite place ko mga maninay. Kung mag-e-end tayo ng vlog dito sa kusina, and then pag mag-start tayo ng vlog doon sa kwarto, kasi yung light nga mga maninay, nilalagay natin yung camera natin sa light sa mga baguhan dyan, para maganda yung maliwalas yung mga ano natin. Ilagay natin yung camera natin sa light para mag-reflect siya. Reflect? So yan mga maninay, mag-ano tayo, punas tayo dito ngayon.
dun sa Prisma na candy. Trinay ko siya. Kaya lang, yun nga, nag-iwas tayo ng ating ano, sweet. Kaya, kunti lang yung nakukuha. Siguro sa 1 week, mga maninay, isang basis lang ako makain ng candy, like chocolate, isang basis lang. Kaya ito, 30 years ito maubos, mga maninay. So, yan, lagay natin dyan. And then, ngayon na naman, ito na naman yung asikasuhin natin, Mac. Huhugas tayo ng mga kinainan natin yung kinofihan natin ngayon, mga maninay. So, ilalagay ko kayo dyan. So, hello mga Inday. Ayan, tapos na tayo naghugas. Ayan na, naka-ready na yung, ay naka-ano na, pinatulo na natin yung mga hugasin at ay yung mga tapos na nating hinugasan. Tapos, ibabalik ko na doon pag tuyo na yan siya, mga maninay. And then, yung vacuum natin, naka-ready na din. Kasi magbabacuum tayo, mga maninay. And then, mayroon tayong tea. Iinom tayo ng tea, mga Inday. Kasi kumain tayo. Para mag-deprose tayo, mga. Saan deprose? Ayun, saan? Ika na yung praiser ng imuhang, sunod sa imuhang kuan. Tiyan. So, yan. Para maging energetic tayo, mga maninay, umpisahan natin yung umaga natin na energetic tayo. Kasi, mga Inday, pag inumpasahan ko yung umaga ko na parang ang tamlay-tamlay ko, whole day talaga yan, mga maninay. Wala akong magawa, hindi ako makapaglinis kasi, ano, mga maninay, yung pang tamad na tamad, may time talaga na tamad yung katawan natin. Kaya yun, hindi ako makapag, ano, gawa-gawa sa gawaing bahay. Nalagyan ko pala yun ng tubig, mga maninay. Dito, ito yung ano, inano ko dito, nilipat ko sa isa. Ala, oy, nag-agas na siya, mga maninay. Wait lang, lagyan natin na ang ito pa munas. Lagyan natin dito, wait lang. Ayan. Tapos na natin nilagyan ng tubig, mga Inday. Ayan na. Tapos, pagkatapos nito sa lahat-lahat sa loob ng bahay, mga Inday, mga dudong, doon na naman tayo sa labas. Maglalagyan na naman tayo ng ating mga damit. Kasi, mga Inday, isa lang yung short ko na pang-exercise ko, pang-gym ko. Kaya lalabhan ko ngayon. Tapos, siguro, aalis ako, pupunta ako ng Tokmani. I don't know lang, yun nga, sinabi ko sa inyo, mga maninay, hindi ko pa alam kung makakapunta ako dun sa Tokmani. Kasi bibili ako ng tumbler, at saka yung short. Pero walang ano, walang sale sa Tokmani. So, siguro, next time tayo bibili ng short, pupunta na lang siguro kami ng Yumbo. Kasi may nakita ako doon, mga maninay, yung last previous vlog natin, na tag 1 euro lang yung short na pang exercise. Baka mayroon pa doon, mga maninay, babalikan na ko. Kasi yung kaibigan ko na si Jisrael, sabi niya, pupunta daw kami doon kasi magpapakis siya, mga maninay. Doon siya bibili na sa Tokmani kasi napakamura doon, mga Inday. No, na Tokmani doon sa Yumbo kasi napakamura doon. So, mga Inday, tatapusin ko muna yung trabaho ko. Magbabakyo muna ako. Hello, mga Inday, mga dudong. Ayan, nakatapos na akong magsalang ng ating damit. Pumunta ko doon sa ano namin, yung sa box namin, yung may mga nagpapadala ng mga papel, yung mga email. So, meron akong nakita. Ito, Aileen Valderas. Hindi ko alam kung sino to. Parang package na naman ito, mga maninay. So, yan, ilagay muna natin dito. Ito, kay Dudong ito. And then, ito yung sa akin. And then, mayroon ding isa. I don't know kung anong laman nito. Kung sino yung nagpapadala sa atin, mga maninay. Ayan, sandalian, well, logistic. So, tingnan natin kung ano itong laman nito, mga maninay. Hindi ko alam kasi walang nag-PM sa akin. Hala, oy. Sino kaya nagpadala nito? Mayroon tayong box? Hala. Anong laman nito? What? Mayroong nagpadala sa atin, mga maninay? So, ito, earrings? Hindi ko alam kung sinong nagpapadala nito. Ito, oh. Ito ba yun? Baka ito yung laman ng box natin.
Kung sino nagpapadala nito, please i-ano niyo ako mga maninay, i-message niyo ako kung makikita niyo itong video na to. Kasi walang nagpi-PM sa akin kasi yung mayroon naman ako inaantay na ano package sa kaibigan ko, pero hindi ganito kasi sabi niya malaki daw yun mga maninay. So ito, maliit siya and then naka-box ang social ng lagayan mga maninay. So please, please ano niyo, hindi ko banggitin itong nakalagay dito yung pangalan niya. At saka dito, kasi baka ayaw niyang magpabanggit. Pero please i-message mo ako, Inday. Kung sino ka man, i-message mo ako, please. Kasi dumating na yung box mo na pinadala mo sa akin. Wow, napakaswerte natin mga manina. Yung hindi mo alam na may biglang blessing na dumating sa'yo tapos hindi nag-message. Kasi mayroon dito, Aileen Valderas. Yung ano, and then sender. Wow, ang ganda. Oh, subuksan natin. Thank you so much, Inday. Thank you so much. Kahit hindi ka nag-message sa akin, parang silver. Silver. Ang cute! Ang cute, mga Inday, oh. Sobrang napakaganda. Hala. Thank you so much, Inday. Napaka-thankful naman natin sa ating mga ano, oy, followers. Bigla na lang mag-message. Ay, bigla na lang mag-sense ng hindi natin alam. To. So, hello mga maninay! Ayan na si Maninay Inday ninyo, fresh from the farm, walang halong kimikal, fresh na fresh, galing baka. So, ayan mga Inday, mga dudanganis kayong, nagano din siya, nag-vlog din siya sa kanila, ayan o, blooming, fresh from the farm din. So mga Inday, kung nakikita nyo bakit naka-beach na tayo ngayon, nakaayos tayo kasi biglaan itong ano namin, pagpunta ng hospital, biglaan itong check up ng mata kong mga Inday kasi hindi ko na talaga kaya yung mata natin, napakasakit, tingnan nyo ngayon, parang may umaabang, si Tagalog sa umaabang, oy, parang may nakaano na parang maliit dito sa mata ko kaya minsan ginaganyan ko siya, pumupula siya mga maninay, siguro itong sa katarak ko na, oh, baka grumabi na yung katarak natin mga maninay. Ito yung ipapa-check up namin ni Dudong kasi si Dudong umuwi din siya ngayon agad-agad. Sabi niya, kasi tumawag ako kanina mga maninay, sabi ko ang sakit talaga ng ulo ko and then yung mata ko, ang sakit. Sabi niya, okay, uwi daw siya. So, dito na si Dudong ngayon mga maninay. Aalis na kami para ipapa-check up yung mata natin. So, naka-ready na ako mga Inday, mga Dudong. Nag-ano lang ako, nag-jogging pants. So, ito lang yung suot natin and then ito. Ito lang naman kasi I don't know kung saan area mga maninay, hindi ko din alam kung saang hospital yung pupuntahan namin. Hospital o clinic? Clinic sa mga mata mga maninay. So, isasarado na natin ito. Si Dudong nakatapos na rin siyang magbihis. Ayan, sarado ko na. Para magre-ready na tayo. Wait lang. Dito na tayo sa sala. Yung may pilik mata tayo mga maninay. Mascara. And then, hello, maninoy! Hello, Dudong ko! Hello, palangga! Guwapo-guwapo! Guwapo kay ka karon? Guwapo kay ka, yun ko. You tell also, guwapa pud ka. Guwapo ko. Oh, very good! Guwapo! You are guwapo. And then me, guwapa because I'm a girl. And then you, boy, that's why guwapo. Fresh from the farm. Ayan, ako lang ba? Kagwapo kayo sa kumbana, oy. Let's go. Tumawa siya mga Inday. Nanood kasi siya ng ano, TV kasi pinanood niya yung video ni Mylin doon sa amin mga Inday. Kasi gustong-gusto niya yung mga ganyan mga maninay. Yung parang mga bangka-bangka. Kasi mga Inday, mga Dudong, si Dudong ninyo hindi pa nakapunta ng Agusan Mars. Doon lang siya sa Butuan. Doon yung first meet namin sa Butuan lang, hindi sa Agusan Mars. So excited siya mga Inday. Yo! And then, kukunin ko na, Day! Magbabay sa ako, Day, ha? Kay Manglaya sa Amidaya, anis kayo. Sige, tawag ra ko niya pag naanak ko sa balay. Sige. Ayan, sige. Ah, sige. Looks jacket washing. Yo, your jacket is there. What am I wearing? This jacket. What kind? Tama. Ito mo nita. Yeah. Kasi mga Inday, yung mga jacket namin, inano ko siya, nilabhan. So yung sa akin is, I don't know kung ano yung sa akin.
May tatake. Musta. Ha? Yeah. Okay, kunin ko yung jacket ko na itim. Ayan na mga hindi, mga dodong, dito na kami ngayon sa sasakyan. Paalis na kami ni Dodong. Ayan, sinuot na pala ni Dodong. Actually, ano na, parang limang beses niya na sinuot itong jacket na to, mga maninay. Hindi lang ako nakapag-vlog. Hindi ko matsimpuhan pag-vlog. So ngayon, nasuot na niya mga maninay. And then where we go now? The place? Tikurela only. So sa Tikurela lang yung pupuntahan namin siguro mga hindi. Or siguro doon sa ano, Prisma. The Prisma area? Okay, so doon daw sa train station yung area na pupuntahan namin mga maninay para sa check up ng mata ko. And then mag-gym sana ako ngayon, kaya lang hindi pa pwede. Oh my god, slowly Caleb. May matanda na nagbike. Hindi pa pwede ngayon mga maninay kasi may rigla pa tayo. So bawal muna tayong mag-undak-undak, bawal muna tayong mag-gym kasi baka matarog yung mga kinatao nato. Kinatao nato diha mga maninay. So, dito tayo ngayon mga maninay. Medyo bad yung ano, bad result, and then I feel nervous now. It's not easy for me. So medyo natakot ako ngayon mga inday. So lalabas muna tayo. Sandali lang. Ayan, lalabas na kami. Bibili muna ako ng ano mga maninay. Caleb, can you hold my wallet, please? Bibili muna ako ng ano mga inday, lubig, kasi magagata ako. Pupunta muna kami ng Asian store. So, sa bahay ko na kayo sasabihan mga maninay. Kasi medyo may bad, ano tayo? May bad news tayo, mga maninay. You know, I want to cry inside the clinic. Yeah. Mga inday, gusto kong umiyak doon kasi ngayon pa lang medyo na nervous na ako. Natakot na tayo mga inday. Ha? No, not too much phone. That what said the doctor also, that is the cause of the sun. Okay. Ah. Caleb, don't say that. You're lying to me. Don't do that. Please. Too much pundo ako mga maninay. So dito to kayo ngayon sa Tikurela. Ayan. Sa train station. Actually doon din yung gym ko mga maninay. Sa loob na yon. So hindi ako nakapag-gym ngayon kasi yun nga. Dito tayo. Pauwi na kami ng bahay. So, hello mga inday, mga dudong. Ayan, naka-uwi na tayo. Dito na tayo sa bahay. Kung nakikita ninyo si inday ninyo, hindi masyadong masaya kasi yung sa resulta ng ano ninyo mga inday, nakaang resulta ng mata ko mga inday, mga dudong, ito na. So, kanina, chinek niya kung yung sa pagbasa ko, okay lang ba? Kasi sinabi niya sa akin kung mayroon ba daw yung parang sumasakit yung mata ko, sumasakit ba daw siya whole day? Sabi ko, oo. Pero mga inday, yung pagsakit ng mata ko, kumbaga yung mata ko, kumukunik yun sa ulo ko, sabi niya, ah, okay. So, chinek niya mga maninay. And then, yan, dumating yung kinatatakutan ko. Yan talaga iniisip ko,
paano kung darating yung araw na ooperahan yung mata ko. So, yun kanina mga maninay. Medyo si Dudong din, nasa din siya. Kasi yun, sinabi ng doktor, may posibilidad na operahan yung mata ko mga inday. Ito palang katara, kasi nga itong katara ko. Pero hindi pa naman ngayon mga inday, mga Dudong. Hindi pa ngayon. Sabi niya, ipapacheck daw palagi kay Dudong kung ano nangyari sa mata ko. Kung medyo lumaki na kasi itong katara ko dito, pumupunta na doon sa itong kupag. Medyo malaki-laki na talaga mga maninay, yun na daw yung gagawin niyang operasyon. So, sabi niya, pa kay Dudong, i-check lang daw ni Dudong araw-araw yung mata ko para pag makikita parang pumupunta na talaga doon sa ano, sa itim, takbo na kami agad doon sa ano na yon, sa clinic, doon sa hospital na yon mga maninay. Ito palang katarak natin mga inday, ngayon ko lang nalaman na yung mga katarak pala, kaya nagkakatarak tayo dahil sa mainit na panahon. Sabi niya, tinanong niya ako kung taga saan ako, sabi ko taga Pilipinas, so okay kasi palagi daw umiinit doon, hindi katulad dito na winter, kahit na summer mga maninay, malamig pa rin. So yun, nasabi ko yes, tinanong niya kung ilang years na to. Matagal na tong mga maninay, siguro mga ano pa ako nito, 15 years old, dito na tong katarak na to. Kasi yun nga, nung bata pa tayo, sumasama na ako kay Papa doon sa uma, pangingisda, kaya ito daw yung cause mga maninay sa katarak natin sa mainit na lugar. Kaya yun, so as inanginig ako kanina pag sabi niyang may posibilidad na uoperahan ako mga maninay. So tatakot na si maninay ninyo. So ipag-pray ko mga inday na madudong na kung dumating man yung panahon na uoperahan na tayo, manalangin lang ako na maging successful yung operasyon na to. Ako pa naman mga maninay, palagi lang mo monitor kung lumalaki na ba, kung ano, kasi ngayon daw mga maninay, wala pa siyang move na gawin kasi maliit pa naman daw siya, hindi pa siya kayang tanggalin sa ngayon. So sabi ko, okay doc, pagbalik na lang namin doon. So ito daw sumasakit din yung mata ko dahil daw sa radiation ng cellphone, yung mga ano. Kaya yun, sabi niya, pag sumasakit, hilutin ko lang daw yung dito na banda, yung dito natin, and then dito hanggang 10 minutes daw para mawala daw yung pain ng ating ulo at saka mata, sabi niya. So sabi ko, thank you so much, kasi may kaalaman tayo na mag-careful tayo sa Pilipinas, lalo na sa mainit na lugar, na protektahan natin yung mata natin, kasi ang pinaka-importante sa lahat ng body natin mga maninay is yung eyes, kasi hindi tayo makagalaw kung hindi tayo makakakita. So yan mga maninay, medyo sad yung ano natin ngayon, result ng ating check-up, pero ipanalangin natin na hipuin ito ng Panginoon, matatanggal itong katarak ng ating mata. So thank you so much mga inday, mga dudong. Siguro mag-i-end ako ng vlog ngayon. Tapos si dudong ninyo umalis. Sinasabi ko na ba? Pumunta siya doon sa trabaho niya. And then ako na naman mag-isa dito. Maglilinis ako dito ngayon. Magluluto tayo sa ating dinner. Tapos iinom ako ng gamot ko para makapag-relax tayo mga maninay, kasi yun na nga, sumasakit yung ulo natin ngayon. So, i-relax ako nang maaga ngayon mga inday. Pagkatapos ng assignment ko, siguro pag anuhan natin, natutulog tayo agad. So, thank you so much mga inday, mga dudong, for always watching my vlog. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. And then also, Gian Vlog, Anis Kayo, Mais Vlog, and then Rick's TV. Sino pa ba? And also may ano, mga maninay sa mga kako-vlogger natin. And then mga inday, mga dudo, mag-ingat kayo palagi. God bless you all and good night. Kitos, I love you all mga inday, mga dudong. See you susunod natin ng mga vlog. Sorry kung hindi matamlay si maninay ninyo ngayon. Sana maintindihan nyo. Bye-bye. I love you all. Good night.